I am going to tell you how to think like an effective online teacher so that you can become an effective online teacher. And we will start right now. Welcome to Chalk Talks. I am Chalk and Cabo, and I am a teacher. I am doing this series of videos not because I'm an expert tungkol sa topic, but I think this is the best time that we practice hashtag teachers helping teachers. Because of the COVID-19 pandemic, lahat tayo nagulat at nag-uusap-usap tayo mga teachers sa online world, ano ba ang gagawin nating paghahanda? Paano tayo makakapagturo ng effective kung magiging blended learning ang approach or pure online na ang ating mga schools? Can you comment down below ano ang ginagawang paghahanda ng inyong mga schools sa darating na school year 2020-2021? The big question is, handa na ba tayo? Many of my followers, especially my fellow teachers who are watching this vlog, are asking, how can I become an effective online teacher? Paano ba yan? Ang hirap, hindi ako sanay. The answer is, yes, mahirap. Pero kailangan nating masanay. Kung paano, yan ang pag-uusapan natin. Sisimulan natin ang series na to. Sa tingin ko, ang unang dapat nating gawing lahat ng mga teacher at dapat nating magawa ng tama at maayos. For me, ito ang unang step to become an effective online teacher. The question is, how to be presentable in front of the camera? Let's talk. Iisa-isahin natin ang mga bad habits natin mga teacher, lalo na sa harapan ng camera, at kung paano natin to mabibigyan ng solusyon. Ang unang sakit natin ay nakikipag-usap tayo gamit ang ating mga camera phones sa maling anggulo, katulad nito. Or ganito. Mas malupit kung ganito or ganito. Hello, kamusta kayo? Pag umaharap tayo sa harap ng camera, hindi tayo nakatingin sa camera. Kailangan nakatingin ka sa camera para mas makita kung sincere ka sa sinasabi mo. Okay? Kapag kausap na natin ang mga estudyante natin online, kinakailangan nating magkaroon ng magandang paggamit ng anggulo or should I say, ng framing ng kamerang ito. Kung ahatiin ninyo ang frame sa tatlong bahagi, merong linya dito. So, 1, 2, 3. Sisikapin mo na kapag ikaw ay nagtuturo na online na nandito ka sa gitnang frame para siguradong hindi ka mawawala sa anggulo. Okay? At magiging very flattering kung tama ang anggulo natin. Katulad ng mga pinakita ko kanina na nasa ilalim ng camera, nasa gilid, nakatakip lang sa, nakatutok lang sa mata or sa bibig lang, hindi masyadong magandang panoorin yun ng mga estudyante natin. Hindi sila maging komportable. So, tandaan, unang rule, dapat maganda ang anggulo natin. Sunod na marami nating mali. Ganito, against the light. Para kang kukunin na ni Lord. Isa pa yan sa mga pinaka-basic na bagay na nakakalimutan natin tuwing humaharap tayo sa camera kahit nakikipag-chat tayo sa kaibigan, kapamilya, or umattend tayo ng mga online meetings, lalo na kapag nagkaklase na tayo. Kapag against the light, halimbawa, nasa likod yung ilaw or yung araw dahil nandito yung bintana mo, silhouette ka lang. Criminal ka ba, teacher? Hindi. Kailangan makita yung inyong kagwapuhan at kagandahan sa harap ng camera. Kung kulang naman ang ilaw, okay lang na mag-invest ng mas magandang bumbilya para mas kitang-kita ang inyong mga itsura. Lighting is life. Kailangan na kailangan natin ng magandang ilaw para maging malinaw ang ating pakikipag-usap sa ating mga estudyante. Let there be light. Pangatlo sa mga bad habits na ginagawa natin ay nakikipag-usap tayo ng portrait mode kahit na nakikipag-chat tayo. Pinakamagandang anggulo kapag nakikipag-usap online, particularly pag nag-online class na tayo, ay yung naka-landscape mode. Mas tama yun.
may space para mailagay yung mga text kung mag-edit ka ng video dahil kung dito medyo masikip. Tama ang framing kung mag-Instagram live ka or Facebook live, pwede to. Pero mas maganda at mas tama para sa mga online classes ang portrait mode para akupado mo yung buong screen at hindi magkakaroon ng dalawang black dito katulad ng nakikita nyo as I speak. Okay? Ganun lang yun mga buto. Simple mga bagay na minsan nakakalimutan natin. Bakit ko sinasabi na mas importante at mas tama na gawing landscape mode ang mga shots mo using your camera phone? Dahil kung gusto mo maglakay ng text dito or dito, ang tanging kailangan mo lang gawin ay remember the rule of thirds 1, 2, 3. Remember, sila ay mga visual learners, marami sa kanila yan. And importante na may mga text ka habang nagsasalita ka kung kakayanin mo na ang mga editing katulad ng ginagawa natin ito. So kung gusto mo maglagay ng mga text sa gilid, ang kailangan mo lang gawin ay umusog dito sa side na to and dito mo ilalagay yung mga text. Subscribe to ChockTalks. Follow me on Facebook, Twitter, Instagram using the same username. Hindi ba? Or pwede din naman dito. Kung meron kayong gustong i-suggest sa aking YouTube channel, follow me in social media and then mag-comment po kayo at malay nyo kayong susunod na shoutout sa susunod kong vlog. Katulad niya. Okay, class, sandali, sandali. Pwede ba huwag tayo sabi-sabi magsalita? Aray, aray. May manok talaga sa paligid. Pang-apat, maingay na paligid. Isa yan sa mga hindi natin kinoconsider kapag tayo ay umaattend ng mga online meetings o di kaya mga online classes. Malaking abala para sa ibang nakikinig, ibang nanonood, or sa professor or sa teacher na nagtuturo kung maingay ang background. Mas nakakahiya at hindi appropriate na ang teacher na nagtuturo ay merong maingay na paligid. Kaya kinakailangan maghanap ng tamang pwesto na magiging maayos ang tunog ng mga teachers. Sa susunod nating vlog, pag-uusapan din natin ano yung mga tools na pwede kong magamit, ano yung starter pack ng pag-online class. Kailangan ko bang bumili ng magandang mic? Ano bang kailangan kong gamitin earphone? Anong camera? Anong laptop? Etc. etc. So pag-uusapan natin yan sa susunod na episode. So stay tuned, okay? Let's go to the next one. So class, welcome to our contemporary issues. And pag-uusapan natin ngayon ang gender equality. Yeah. Ano? May lang sa'yo. Sino? Utang mo daw. Bakit? Kanina ka pa yung hanap. Nagkaklase ko. Ha? Oo, mamaya na. Katawa okay. Na. Sige, oh, sige. Okay. So yun na nga class, no, we will be talking about gender equality, yan ang topic natin. Pasensya na kayo. Importante na narinig kayo ng mga audience ninyo. So pipilitin nyo na walang maingay sa paligid tulad ng electric fan o kaya naman ng asawa na minsan sasabihan ka ng... Inom ka muna. Mga ganyan. I drink blood for dinner. Yung mga water break, okay lang yun. Pero I suggest, huwag niyong gayahin yung ginawa ko. Ang ginagamit ko usually kapag naka-online class ako, una, kailangan patay mo yung electric pan. So, ang mga basic rule ko halimbawa, kapag meron kang online class or online meeting at kailangan mong uminom, mali talaga yung iinom ka diretso sa baso at nakaharap ka sa camera katulad ng ginawa ko kanina. Usual ang ginagawa ko ay meron akong baso na may straw at doon ako nag... Para social. Okay. Gusto mo, tulad ng mga kasabihan, kailangan pag social, nakataas yung daliring ganyan, di ba pag iinom ng baso? Parang ganyan. Ganyan. Kidding aside, importante talaga na malinis ang tunog at ang background. Walang background music, walang maingay na kapitbahay, walang aso, walang manok, walang mga bata nagtatawanan sa labas. Medyo challenging yan, but I really suggest teachers that you look for a spot katulad ng ginawa ko. Nasa dulo ko ng aming bahay kung saan halos pader lang yung nakapaligid sa akin.
at maiiwasan at makakatulong ma-filter yung mga ingay mula sa labas. Next problem natin mga teachers, kapag umaattend tayo ng mga online meetings o di kaya online classes, mali ang suot nating mga damit. Yung iba, nakasando. Yung iba, nakaduster. Yung iba, naka-t-shirt lang tulad nito. Pero pag mga informal vlogs tulad nito, okay lang yan. But if you are attending online classes, you need to be in your proper dress code. At maging presentable. So, ayun guys, no? So, guys, so... Ganon, pagka, di ba yung ano? Hanggat kaya, tiisin na huwag magkamot ng ilong, ng tenga, ng mata, umubo sa harapan ng camera. Kaya nga sabi ko, kailangan mayroong tubig sa tabi mo or panyo. Maingat ka sa paggawa ng mga to. Huwag ka magdadala ng malaking tuwala tulad ito, pero dahil nag-vlog tayo, okay lang yan. Okay? So bago ka sumalang, kinakailangan mo talagang mag-ayos at maghanda. Marami tayong mga mannerisms, and I think isa sa mga tips na pwede kong gawin ay mag-practice kayo mag-isa tulad ng ginagawa ko dito. Mag-isa ako nagsasalita. Ganon. Para makita mo ang itsura mo kung meron ka bang mga maling habits tulad ng yung mga ganun, yung mga simple mga bagay na hindi natin nanonotice. Alam ko, sabi niyo, arte naman ito, ang daming pinapagawa. Pero you know what? Dahil online to at recorded to, babalik at babalik yung mga estudyante para panoorin yun. At kung may nagawa kang mali, matatandaan nila yun. At ayaw natin mangyari yun because our focus is for them to learn our lesson and for them to really be successful in doing the activities na binibigay natin sa kanila during this online class. Tama, mali. Last point, maling background. Marami sa atin, aside from against the light ang kanilang mga shots, mali ang background nila. Sino ba namang estudyante ang gaganahang magklase kung nakikita niyang background sa kanyang teacher's wall ay mga sampay, mga kapitbahay na naglalakad, mga anak na nagtatakbuhan, nakabukas na TV, at kung ano-ano pa na maaaring maging sanhi ng destruction ng ating mga estudyante while listening to our class. So hanggat maaari, kung kayang plain katulad nito ang background, okay. Kung hindi naman, siguraduhin lang na age appropriate yung background or para talaga siyang setup ng classroom. Ang daming makikita sa internet na mga design ideas para sa mga wall for your online classes. Kapag na-address mo na ang lahat ng mga sinabi ko at sa tingin mo ready ka na, siguro ang next na tanong mo ay, Chok, anong gagawin ko na susunod pagkatapos kong masunod ang mga pinagsasabi mo? Our students' attention is very short at kinakailangan natin magawa ang lahat para ma-maintain at ma-sustain ang kanilang attention habang nag-online classes tayo. So, importante, aside sa mga tips na binigay ko sa inyo to set up your workspace and to be presentable in front of the camera, the next question is, how can I speak clearly and confidently in front of the camera? And that is our next topic for this Teachers Helping Teachers series here in ChockTalks. So there you go, dear teachers. I hope that I was able to give you practical tips that you can start using as you begin with your preparation to do online teaching. Maraming salamat for watching. Once again, I invite you to like, share this video, and also don't forget to subscribe and hit the notification bell para masundan niyo ang ating mga Teachers Helping Teachers series only here in ChockTalks. As I always say, stay safe, stay home, and God bless everyone. Thank you for watching. So akala mo tapos na to, hindi pa. Subscribe. Or if you want, you can watch this video or this playlist or this video or this playlist kahit alin daan. Basta manood ka, masaya dito sa ChockTalks. Mag-comment ka din sa baba. Anong mga episodes ang gusto mo makita sa ChockTalks?